tuturo dito mga faculty, nagsusulat ng kanilang libro at aming aming nilalaunch. Para hindi lang yung libro na nakita natin yung mga librong gawa ng Banyaga. Saka. At siyempre, para sa ating mga young agriculturists, and young engineers, young architects, young scientists. O, sige po. So, sisimulan po natin ang ating talk. Ang bungkalan po, sa totoo lang, hindi lang to simpleng feeling tanim. Bungkalan po, dalawang aspeto. Isa po ay yung pakikibaka ng magsasaka para sa lupa. Control of the land. At dalawa po, aanhin naman niya kung mayroong lupa siya. Make it productive. So yun po, dalawang malaking issue na tatalakay natin dito. At bukanin ang lupa ng Hacienda Lumisipa hanggang sa mag-organic farm at makapag-develop sila ng good practices dito. Parang ang isang tanong ko din, madali din kayang i-replicate ito dito sa ating region, sa Cordillera. Kasi sa konteksto dito, for instance, maraming mga farmers ay hindi allowed na mag-expand ng agricultural activities dahil ang mga lupa kung saan sila nagsasaka are either owned siya by the government o kaya halimbawa forest preserve ang mga ito, watershed, o kaya'y wala silang land claim, o kaya'y walang land title, kaya daw wala silang karapatan na bungkalin. Yun. Sa mga ilan naman, ang tumuro, at na-contribute ko lang yan, yung draft ng, yung content ng aklat. Kaya maraming salamat. Hindi matatapos ang aking magpapasalamat sa lahat ng mga tao na involved for the production of that book. Thank you very much. Kung po na ilo-launch ngayon, naatasan po ako na magbigay ng komento dito sa dalawa sa inilabas ng OES na aklat po ng ating isang sasabihin ko na kasi masyadong humble si Sir. Batikan ng BSU din yan. So napakaganda na i-try na lahat sa rice, sa corn, sa vegetables. Maganda yung effect ng fertilizer na ito. So, ito ay pamamaraan ng mga farmers na pwedeng gawin. Kung walang shredder, kasi shredder yung nailagay dito na machine, may bulong naman, i-chop-chop mo ng maliliit para mas mabilis yung decomposition. Kasi kung hindi mo i-chop-chop yung sa maliliit na piraso yung material, matagal yung decomposition. Using that practice plus the trichoderma, mga 1 month, less than 1 month pa kung laging titi-turn over yung compost. So I hope na ito ay makakatulong sa mga farmers. Kahit ito man lang ang may tutulong ko kasi yun nga, naging experience natin na sana naman aabot pa rin naman sana tayo ng 80 years old kaming mga kalalakihan, hindi 64. Ang mandatory retirement sa ating gobyerno, 65. Paano kung nakakasabi ka dun sa below 64? Tipong ka natin.